What is up, mga Lodi? So, ayan, may bago tayong package na dumating. So, ito siya. Ninja Van ang nag-deliver. So, ayan, box muna natin siya bago ko sa inyo ipakita ng actual. So, ayan. Nakabalot pa siya. Ayan. Ngayon ko pa lang siya bubuksan. So, hindi na tayo makapaghintay. Buksan na natin para ma-check na yung loob. Let's go! Yan, gagamit tayo ng gunting. Siyempre. Yun! Baliktad yung pagkabukas ko ah. So, ito na. Makikita nyo, GB Racing. For SV 650 2015 pataas siguro yan. Ayan, 2015 to 2018. Pero pwede siya sa 2021 model kasi hindi naman nagbago ng engine ng SV hanggang ngayon. So, buksan na natin. Let's go. So, itong in order ko, ano siya, one set. So, ibig sabihin sa clutch cover, tapos, basta sa both sides ng engine, sama na. Uy! Ganda! Oh, yeah! Mabigat din pala siya, mga Lodi. Tsaka makapal yung material na ginamit, plastic. Ano, nakasilk pa, oh. Ano, nakasilk. So, hindi ko muna siya bubuksan. So, may kasama na rin siyang screws. So, hindi ko muna siya bubuksan. Mamaya natin bubuksan pag bago natin install. Dahil nasa iba ba yung aking SV. So, tingnan pa natin iba. Ano? Ganda, oh. Quality. Tapos, ito naman yung sa kabila, oh. Ayos, may mga spacers din pala dun sa loob, oh. So actually, sinecheck lang muna natin kung kompleto yung dumating na package kasi ngayon ko lang in-unbox. So ayan, may kasama rin screws. Tapos ito yung sa may radiator. So ayan oh, nakasealed talaga. Tapos yan. Ganda ng quality, mga Lodi. Can't wait to open it. You know. Bali, 3 parts siya. Ayan. Yung link pala, mga Lodi, lalagay ko din sa description kung saan ko nakuha para di na kayo maganap. So, may mga kasama rin siyang flat washers para doon. So, tapos, ito ba yung laman? Wala na. Tapos, andito yung kanyang manual. So, yan, installation diagram. Kaya hindi na tayo malilito kung paano i-install ito. Ayan. Tapos gagamit din tayo ng torque wrench. Siyempre, may specific torque ito. Para hindi natin ma-over-tighten. Tapos, fitting instruction. Ito yung mga pasama rin niya. Ito, bolt 8nm. Tapos nakalagay dito, do not over tighten. So, kaya gumamit tayo dapat ng, ayan o, torque niya 8 newton meter lang. So, yun pala yun, yun o, 8 nm. So, lahat yan, 8 newton meter. So, huwag tayong lalagpas dun. Para hindi masira at ma-loose thread. So, hindi masira ito. Yung doon niya. Ayan o. Lang pala to. Buo na. So, actually, lahat siya. 8 newton meter. Kalagay. Puro 8 lang. So, ayan o. Tuturo na rin niya dito. Bolt 1, 2, 3, 4. So, dito yung sa may radiator hose. Ako na nagsasabi, hindi ko pa siya nabubuksan. Pero, grabe. Sulit ito. Malaking tulong na to pag na-slide ka. Less gastos mo pa. Hindi naman siya ganun kamahal, mga Lodi. Yung set, nabili ko siya ng around 3,600
So sulit na siya para sa akin sa presyong 'yun. So, 'yan, GB Racing. Ando. Iinis ng pagkagawa. So, balik. Punta na tayo sa motor. Hindi na rin ako makapaghintay. So, let's go. Install na natin 'to. A few moments later. So, ayan mga Lodi, nandito na tayo sa ating motor. So, na, dito na natin siya ilalagay. Yan, dito yung isang side. Dito, tsaka dito. So, buti na lang nalinisan ko na to. So, sasalpak na lang natin yan. Yan, linis. So, let's go. Unahin natin ito. Sa 3. So, bubuksan natin muna. Moment of truth. Maganda yung quality niya mga loads. Wala siyang gasgas. Malinis na malinis, walang gasgas. Tapos, gate pala yung tsura niya. Makapal dito na part, which is ito yung unang tatama pag nag-slide ka, di ba? Kasi dito yung ilalim. Ano? Dito banda. Tsaka dito. So magiging tsura nito. Ngayon lang natin saglit. So, yan no. Ayos. So, ito yung magiging tsura niya. Kita ko. So, ganyan. Yan. So, ganyan siya. So, kukuha na tayo ng tools. At install na natin siya. Let's go. So, sa pagbaklas mga Lodi, ito yung gagamitin ko muna. Size 8 siya. So, baklasin muna natin. Unang gagawin, i-fit muna. Tapos, alamin kung saan yung may butas. Ito. So, dito, 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 dito. Bali, 4 ang babaklasin natin. Nabaklas na natin yung 4. So lalagay naman natin ngayon tong 4 na yung pasama. So sa pag-install mga Lodi, ito hindi na tayo mahirapan kasi pare-pareho lang sila ng size, kaya pare-pareho lang din yan. So size 8 din. So kagandahan lang ng stock, mas maganda yung ginamit na tornilyo compared dito. Dito. So, pwede rin natin siguro palitan to susunod ng stainless na lang. So, bago pala natin ilagay ito mga Lodi, lalagyan din natin yung washer dito. Dito lalagay. Hindi na sa labas. Sabi sa instruction, ayan o. Ito yung washer. So lalagyan ko ng mga washer sa isa. So yan, lalagay na natin. Papansin nyo, numaalog pa. Medyo may alog pa siya. Dahil di pa natin siya napapahigpitan. So, i-hand tight muna natin siya sa ngayon. So, dahil na-hand tight na natin siya mga Lodi, gagamit tayo ng torque wrench para hindi natin ma-over tighten. So 1/4 lang ito na torque wrench. So nilagay ko na siya sa 8 Newton meter. Ayan o. Ayan, nasa 8 na 'yan. Dahil 'yun yung sinabi sa instruction. So papahigpitan na natin.
magki-click. Oh, yun. Yun. So, yun. Kung mapapansin nyo, may click siya. Hindi ko lang alam kung rinig sa video. Pero, ganito siya, oh. Ayan, oh. Bumabalik lang. Yun. So, ibig sabihin, okay na siya. Nasa 8 Newton meter na siya. Hindi ko lang alam kung ganun 100% accurate to, pero yung pakiramdam na pinagpitan ko siya, okay na okay siya. Pati itong stock, trinay ko nga siya kanina. Nasa 8 na rin to. Baka nga 10 pa to eh. Ayun o. Nagtiklik siya, hindi na rin siya gumagalaw. So ayan. Ayos na ayos o. Oh. Ganda ng fittings. So susunod naman natin dito. So ito yung gagamitin. So ayan siya. Same quality, same na malinis. So seller, pwede ka namang bumili ng per piece. Pwedeng ito lang bilhin mo, ko ito lang trip mo, pwedeng yun lang din. Pero ako kasi set na. Siyempre, para bibili na rin lang, di sulitin na lang. So, yan siya. So, dito nang tatanggalin natin. Dito, doon, saka dito. Bali, tatlo lang. Pero dito, tatandaan yung mga loady. Hindi pare-pares yung sukat. So, may dalawang mahaba, saka may isang mas maikli. So, tignan natin pag nabaklas natin to. So, ayan. Yung isang maikli, dito pala nakalagay. So, kaya itong dalawa, doon na sa natitira. So, lagyan na ulit natin. So, huwag kakalimutan ulit itong washer. Ayan. Lagyan na natin. So, hand tight lang ulit. So, ayan. Ayos, oh. Fit na fit. Parang stuck lang yun. So, torque wrench ulit tayo. So, better talaga gumamit kayo ng gato para iwas damage sa mga threads tsaka screw. Napaka-importante nito. Double check. Click. 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 So, finish. Ano? Tignan nyo naman, solid. O, diba? Worth it to mga loady. Mas magandang ito, tsaka ito ang unahin nyo basta nagsisetup kayo. Tsaka syempre yung radiator guard. So punta naman tayo sa kabila. Let's go. So dito na tayo sa kabila. So ito naman ngayon ang lalagyan natin. Ito ata yung clutch. Nandito ata yung clutch plate, no. Hindi ko kasi sigurado eh. Sorry. Pero ito yung lalagyan natin. Last. So ito siya. Ano? Linis, oh. Ganda ng finishing talaga. I think legit GB Racing ito. Ito naman yung sa likuran. So dito yung pinoprotektahan. Ano, pag nilagyan natin ganyan. So bali dito tsaka dito. Dito. Bali apat na screws. So let's go. Sa mga tornilyo, may isa lang na mahaba. Ano. So, di naman tayo malilito dito. Kahit apat pa siyan. So, baklasin na. Fit. 1, 2, 3, 4.
So dito may mga langis siya. So kaya lagay rin natin siya agad. Ano? Baka may mag-leak na langis dito. So dito yung mahaba na tornilyo. Lagyan lang ng langis yung kamay natin. Ito, may langis kasi ito eh. So, okay lang yan. Hindi naman siya nag-leak. Hindi ka dapat matakot. So, paikpitan na natin. Gamit ulit ito. Pero kung wala kayo nito, tansya-tansya na lang. Basta, huwag nyo lang i-over-tighten. Kasi nakakatakot yun. Double check. Ayan. So ayan, ito yung tsura niya mga lodi. So ayan o, tapos nakikita nyo yung malaking makina dyan o. Alright, sarap sa eyes. So ayan o. Ayos. So yun lang mga lodi, dito ko natatapusin tong vlog. So share ko lang sa inyo para may idea kayo, lalo sa mga balak mag-upgrade nito. So, yung link, nasa description na yun, automatic. So, thanks sa panonood, thanks sa suporta, and ride safe.